lamang araw ng hulihan para sa mga sasakyan na dumaan sa EDSA busway kahit bawal. May mga nagpalusot habang ang isang rider nagawang takasan ang mga enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Malayo pa lang, pinapara na ng mga tauhan ng Special Action ng Intelligence Committee for Transportation ang rider na yan sa may EDSA Ortigas busway. Bumagal ang takbo ng rider paglapit sa mga ahente. Pero na makita ang opening, bigla itong kumabig at humarurot. Sinubukan siyang habulin ng mga ahente, pero bigo silang pigilan ang rider. Isa lang yan sa mga motoristang naaktuhan na dumaraan sa busway kaninang umaga. Ang ambulansyang ito, wala namang lusot. Pinara siya ng mga tauhan ng saik. At dito na naman na walang sakay na pasyente. Paliwanag naman ng driver. Hindi ko alam kasi nung nakaraan, lagi kong dumaraan dito eh. Ilang rider din ang naaktuhan. Kanya-kanya naman silang palusot. Traffic po. Pero alam niyo pong bawal. Sa kabuuan, 13 riders at 2 ambulansya ang natiketan dahil sa pagdaan sa busway. Naplakahan din ng mga ahente ang tumakas na rider. Isusumite nila ito sa LTO head office para heto ang maglabas ng show cause order. At kahit pa magtunog sirang plaka, di raw magsasawa ang saik sa pagkapaalala sa publiko na off-limits ang busway para sa mga nakararami. Tangi mga bus, emergency vehicles gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles na may operasyon lang ang maaaring dumaan sa busway. Pinapayagan din ang sasakyan ng presidente, vice-presidente, senate president, house speaker at chief justice. 5,000 piso hanggang 30,000 naman ang multa sa mga hindi otorisado motorista na mahuhuling dumaraan sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.